Hello guys, for today gagawa tayo ng squash omelette. So ito yung ating squash. So binalatan ko na siya. Ang gagawin natin ngayon, gagadgarin natin siya. So gagadgarin muna natin yung ating squash. So gagadgarin natin yung squash. Kasi ang purpose nito, kaya ginagadgad natin yung squash para kapag ka, hinalo na natin yung mga sangkap, madaling maluto yung ating squash. Kasi sa iba, ang ginagawa nila, ini-slice lang nila yung squash. Pero tayo, gagadgarin natin para madaling maluto at hindi hilaw yung ating squash omelette. So, ayan guys, natapos na natin gadgarin yung ating kalabasa. Ngayon naman, lalagyan natin siya ng ginadgad na bawang. So, ito yung garlic natin. So, ayan. I-add natin. And then, lalagyan natin ng 1 sachet na magic sarap. Siyempre, lalagyan natin ng salt na mga half teaspoon. Half teaspoon lang siya. So, ayan. Lagyan natin. And then, half teaspoon na ground pepper. So, ayan. Siyempre, lalagyan natin ng egg. So, yung amount ng squash natin, medyo marami. Kaya lalagyan natin ng mga 4 pieces na medium size na egg. So, lalagyan natin ng... And then, imimix na natin siya. And then, lalagyan natin siya ng mga 1, siguro ang amount nito is 2 tablespoon na cornstarch. Yung cornstarch, para maging crispy yung ating mixture. So, hahaluin lang natin siya ng mabuti. And then, leave for 5 minutes para kumapit yung lasa ng ating mga ingredients sa ating squash. Then, after nun, pwede na natin siyang i-fry. Depende yun sa size na gusto nyo. Pwedeng malaki, pwedeng burger size. So, ayan, haluin lang natin siya ng mabuti. Alam nyo guys, itong squash omelette, bukod sa affordable sa budget nyo, healthy pa siya. So, leave muna natin for 5 minutes. So, ayan guys, magpipirito na tayo ng ating omelette squash. So, una, maglalagay tayo ng oil. Siyempre, papainitin natin yung oil. So, yung omelette squash natin, hindi siya matakaw sa mantika. So, ayan guys, mainit na yung ating oil. So, maglalagay na tayo ng ating omelette mixture. So, ang gagawin nating size is yung small size lang. So, ganyan lang yung size na gagawin natin. Burger size lang siya. So, kung mapapansin nyo guys, low fire lang yung ating apoy kasi para maluto ng mabuti yung ating squash. So, hintayin natin siyang ma-fry yung
ilalim ng ating omelette. So ayan guys, ipi-flip na natin yung ating pinipirito. So, ganyan lang guys. Napakasimpleng gawin at napakasimpleng lutuin. Bukod sa mura na, masustansya pa. At alam nyo ba guys, isang tip. Kung gusto nyong ganahan ang inyong mga anak sa pagkain, pwedeng-pwede nyong gawin ito sa inyong bahay. Dahil sinisigurado ko sa inyo, na magugustuhan ito ng inyong mga anakis. So ayan guys, ito na yung ating finished product. Ayan, ready to serve and ready to eat na siya. So sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, ano pa ang ginagawa nyo? Subscribe na. At huwag kalimutang i-turn on ang bell button para updated kayo sa aking videos. Thank you guys!